Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kaniyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon si Father Lester Evangelista na na-assign po sa Alberta, Canada. Dito po siya para makibisita sa atin para sa ating pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikasyam na linggo ng pangkaraniwang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na saan ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakikisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon sa mga taong naghihirap sa ngayon dahil sa mga kalamidad at sa mga hanap buhay at mataas ng presyo ng mga bilihin. Mga kapatid, ang panalangin ni Tobit at ni Sarah ay pinakinggan ng Diyos at pinadala si Anghel Rafael upang ipahayag ang kaluuban, ang kabutihang loob ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, pinapahayag rin ang kaluuban ng Diyos na ang ating Panginoon ay nagpahayag tungkol sa pagkabuhay muli, hindi sa liberate law, bagkos ang pagkabuhay muli ay siyang biyaya ng Diyos. Kuminsan hindi natin napahalagahan ang buhay dahil hindi natin nakikita ang pagpahalaga ng kahulugan ng pagkabuhay muli o resurrection. Dahil dito, dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa ating mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inlohog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at yunawang panatilihin ang pakinabangan naming walang maliw. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na yon, sa sama ng loob
ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami at pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpa. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga panguyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana Media, ay may isang dalagang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan ang bawat na pangasawa niya, ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay tao ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw'y magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili, "hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, 'Iisa-isa ang anak mo'y nagpakamatay pa dahil sa malas, para kong itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugon niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihimagsik
ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abak mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siyaya ang gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Guro, sabi nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan niyang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinasabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 9 na linggo ng karaniwang panahon. At itong pang-9 na linggo, atin pong matunghayan ang iba't ibang mga kontrobersiya o pagsasalita pa kina Father Lister kasi English ang ano na doon, controversy. Pero sa salitang Hebrew, ito ay salita ng ating Panginoong Hesus, Legion. O kaya, dahil ang ginagamit sa ating New Testament na Biblia ay ang koinoko na Griego, ay ang iba't iba pong mga kontrobersiya ngayon ni Kristo ay tinatawag na Amphis BTC. Ito yung kontrobersiya na nagsimula pa noong ang mga napakinggan natin, ang mga pagbasa noong Hunyo 5. Ito ay tungkol sa otoridad ng ating Panginoon at kahapon, Martes, ito naman ay tungkol sa buwis ng buwis ay magbigay ba ng buwis. At ngayon, ito ay patungkol sa pagkabuhay muli. Dapat nating tingnan na ang Diyos ay may kabutihang loob. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Tobit, Kapitulo 3, Verso 1 hanggang 17, dalawang tao, si Tobit na naging bulag at si Sarah na hindi nagkaanak kahit 7 ang kanyang napangasawa, ay biniyayaan ng Panginoon, pinapunta niya si Rafael upang sila'y matulungan. Sapagkat ayon pa sa ating salmo ngayon, ang Panginoong Diyos ay magliligtas. Salmo 24. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 12, Verso 18 hanggang 27, ito ay patungkol, una sa lahat, background muna na bago natin pagnilayan ang tungkol sa pagkabuhay muli. Yung sinasabi ng isang Saduceo, una ang Saduceo ay hindi naniwala ng pagkabuhay muli o resurrection dahil sila ay mayaman, landlord at mga malaking negosyante. Kaya ang akala nila, wala ng pagkabuhay muli sapagkat ang buhay nila ngayon ay siya ng biyaya ng Diyos. Kaya nung nagtuturo ang ating Panginoon tungkol sa pagkabuhay muli, gaya ng mga nagtuturo rin ng mga Pariseo, ayaw nang matanggap ng mga Saduceo. At nagkaroon ngayon ng kontrobersiya ang Saduceo at talagang nakipagdiskusyon sa ating Panginoon tungkol sa pagkabuhay muli kung sinasabi niya kung ayon ba sa batas ni Moises na mayroong tinatawag na levirate law. Levirate law na atin pong makita sa ating pagbasa sa Biblia sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 25, Verso 5 hanggang 10 na kapag ka ang isang kapatid na lalaki na kuya niya ay hindi nagkaroon ng anak, ang balo ay dapat saluin ng kasunod ng mga lalaki at ito ay magbigay ng isang kasiguruhan sa pamilya na mayroong mag-alaga sa balo at sa pamilya at ang kanilang kayamanan sa clan ay manatiling isa. Kaya ito'y tinatawag na levirate law. Pero may bago na po silang paraan ngayon. Itong tinatawag sa mga Hudyo na Yebom, levirate law, ay mayroon po silang mga paraan at ang paraan nila ay magkaroon sila ng seremonya na tinatawag na halitsa. At itong halitsa seremonya na hindi nalesundin ang pagkaroon ng levirate law o Yebom. At dahil dito, binabatay nila sa kanilang misna o yung kanilang mga batayan sa kanilang mga pagtuturo
sa Yebamot numero 3 na pwede nang hindi sila magkaroon ng pag-asawa sa mga nabalo na asawa ng kanilang kapatid na hindi nagkaroon ng anak. Pero ito, ginagamit ng Saduceo upang i-question ang ating Panginoon tungkol sa kanyang pagtuturo, tungkol sa pagkabuhay muli. Dalawa ang sagot ng ating Panginoon. Una, hindi nila alam ang tungkol sa salita ng Diyos o Biblia. Pangalawa, na sila ay hindi sumusunod sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Dahil, una sa lahat, sinasabi ng ating Panginoon, sa pagtuturo ni Moises, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Namatay si Abraham, namatay si Isaac, namatay si Jacob, at iba pa. Ngunit nanatili na buhay ang Diyos na si Yahweh. Na ibig sabihin, maling-mali ang mga Saduceo na sinasabi na ang Diyos ay Diyos para sa mga namatay. Sapagkat sabi ng mga Saduceo, pagkatapos ng mamatay, wala na. Samantalang sinasabi ng ating Panginoon na ang Diyos ay Diyos para sa mga buhay. Pero magkaiba ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sapagkat ang tao na mamatay, hindi na po magkaroon ng katawan. Siya ay pure energy na, kaluluwa na siya, matulad na siya ng anghel, hindi na kailangan pa mag-asawa dahil pure energy, pure spirit. Kaya mali itong mga Saduceo. Kuminsan hindi nila nakikita na ang tunay na kahulugan ng pagkabuhay muli na tayo ay iniibig at minamahal ng Diyos. At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi po matapos ang pag-ibig niya sa atin dito sa pagkamatayan sa mundo. Bagkos magkano rin tayo ng pagkabuhay muli kapag tayo'y sumunod sa kaluuban ng Diyos at itong pagkabuhay muli ay siyang pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Gaya ng pagtugon niya sa mga panalangin ni Tobit at ni Sarah, kanya ring bigyan ng pagtugon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Buhay na ganap at ikasya siya sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus at itong pagkabuhay muli ay siyang tunay na batayan ng lahat ng ating pananalig sa ating Panginoon, ng lahat ng mga ating mga apostolado, aksyon sa pagpahayag ng pananampalataya, sa lahat ng mga turo at doktrina natin ay may saysay na sapagkat mayroong pagkabuhay muli, mayroong resurrection, sapagkat kung wala, walang saysay ang lahat ng ating ginagawa, walang saysay at kabuluhan ang lahat ng ating mga panalangin. Pero kapag ka mayroong pagkabuhay muli, tayo ay magkaroon ng pag-asa na dahil sa ito'y kaloob ng ating Panginoong Diyos, tayo rin ay magkaroon ng pagkabuhay muli. Hindi matatapos ang buhay natin dito sa mundong ibabaw kapag tayo'y sumunod sa ating Panginoon. Ngunit magkaroon lang tayo ng tinatawag na walang katapusang kamatayan o impyerno kapag tayo'y hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan na ating iugnay na malalima ng ating buhay sa ating Panginoon. Una, sa ating panampalataya na lalong buhay. Pangalawa, sa buhay panalangin. Pangatlo, sa pagbago ng ating sarili upang magkaroon tayo ng ugali na mabuti. At pang-apat, na tayo'y gagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao, ipahayag sa kanila ang ating habag at awa, at makipagkapwa-tao. Yon ang pagpahalaga ng lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sapagkat binayaran ng kanyang buhay, namatay ang ating Panginoon sa cross at nabuhay muli upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa pagkabuhay muli. Tama yung sinasabi ng ating Santo Papa San Juan Pablo II. Tayong mga Kristiyano ay mga tao ng pagkabuhay muli at ang ating awitin ay ang Alleluia. We are a people of the resurrection and our hymn is Alleluia. Purihin natin ang Panginoon na nabuhay muli. Purihin natin siya. Kaya, Amen.
Purihin po natin ang Panginoon ng pagkabuhay muli. Sitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napaka maluwalhati ng kapayapaan at pag-asa na muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-alinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng isang buhay na maguli na walang hanggang kaluhatian. At manalangin tayo, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panglabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang pagpapagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating panalangin para sa mga yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ang lahat ng pag-iral. Pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinaas namin sa iyo sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatan, kami nagtitiwala ngayong ang mga alay ay aming inihanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kanang loob mo sa amin,
Dumadalisay kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanhintuan ay marapat na kay aming pasalamatan sa inyong lingapag ng loob ang tayong likham at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilay ang pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kayo kaisa na manghel, sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya simitan ng Espiritong imbanal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng galing na utos. At turo ni Jesus na natin at Diyos ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Ordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig.
pinapanap ka ng puso, dinig mo'y isang awit pag-ilong. Announcement. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Kailangan ay ang mga edad na 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pasalamatan po natin si Father Lister Evangelista na mula pa sa Alberta, Canada. Lakpakan po natin siya. Welcome po siya dito sa ating Basilica Minor ng Itim na Sinunang Quiapo. Salamat sa lahat ng mga nakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay narito sa loob at sa labas ng Dambana ng Itim na Sinunang Quiapo kay Manaugnay. Sa pagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahihirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Tayo ay tinuturing ng mga anak ng Diyos, salamat sa ating Panginoong Hesus at biniyayaan na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa panimbuhay sa kalangitan. Manatili tayong matapat upang tayo ay mamuhay ng pagkabuhay muli. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Kami pong dalawa ni Padre Lister ang magbasbas po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, hikmas niya ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahing dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sa minyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.